ang panahon, nagkaroon ng ilang controversy tungkol sa mga itlog. Kung ito ba ay nakapagpapalusog o hindi, lalo na kung may kaugnayan sa kolesterol at pagtaas ng timbang. Ang iba ay nagsasabi na maaari itong makapag-trigger ng heart attack. At ang mga taong nais na bumaba ang timbang ay karaniwang inaalis ang mga itlog sa kanilang diet. Clever You will crack the myths behind the eggs, lalo na ang pula sa itlog or egg yolks. Plus, by the end of this video, ipapaalam namin sa iyo kung ano ang mangyayari kapag kumain ka ng tatlong itlog sa isang araw. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang aming video, at i-turn on ang notification bell. Now, you won't miss any of our new videos. Ang mga itlog ay naglalaman ng lahat ng mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Naglalaman ito ng calories, proteins, healthy fats, folate, calcium, zinc, phosphorus, selenium, and vitamins A, B5, B12, B2, D, E, K, and B6. Ang mga bitamina at sustansya ay matatagpuan sa isang itlog at mas mura kaysa sa lahat ng mga supplements. But what about the cholesterol in eggs? Alam mo ba na ang cholesterol ay hindi lubos na masama? Ayon sa Medical News Today, maaari itong matagpuan sa bawat cell sa iyong katawan. Ang cholesterol ay isang fatty substance na may mahalagang papel sa pagtunaw at produksyon ng vitamin D. Nakakatulong din ito na makabuo ng steroid hormones tulad ng testosterone, estrogen, and cortisol. Ang cholesterol ay may dalawang uri. Low-density lipoproteins or LDL na kilala as bad cholesterol at high-density lipoproteins, the good cholesterol. Ipinaliwanag ng American Heart Association ang pagkakaiba ng dalawa. LDL contributes to fatty buildup sa arteries para sa proseso na kilala as atherosclerosis at pinatataas ang panganib para sa heart attack, stroke, and peripheral artery disease. Sa kabilang banda, ang HDL acts as a scavenger na dinadala ang LDL palayo sa arteries at binabalik sa atay, kung saan ang LDL is broken down and passed from the body. So, the more HDL and the less LDL you have, the better. Anong uri ng kolesterol ang makukuha sa itlog? Is it HDL? Nope. Then, it's LDL? Nope again. Ang mga itlog ay naglalaman ng omega-3 fatty acids, which are healthy fats at dietary cholesterol. Ayon sa National Heart Foundation of Australia, ang omega-3 fatty acids ay maaaring magpababa ng iyong heart rate and rhythm. Binabawasan ang panganib ng pamumuo ng dugo. Mapababa ang blood pressure levels, mapabuti ang blood vessel function, at i-delay ang pag-buildup ng plaque sa coronary arteries. Pretty cool, huh? Sa kaso naman ng dietary cholesterol, maraming pag-aaral ang nagpatunay na ang mga itlog ay hindi nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso ayon sa Healthline. Ano ang mga benepisyo na makukuha mula sa itlog? Number 1. Nakakatulong sa pagbaba ng timbang at pinapanatili kang busog. Ang isang malaking itlog ay naglalaman ng halos 6 grams of high-quality protein na maaaring makatulong sa iyo na panatilihin ang busog na pakiramdam ng mas matagal. Binabawasan din ito ang paghihikayat na mag-snack at pinababa ang overall calorie intake. And on average, ang mga teenager na kumakain ng isang itlog sa umaga ay may 130 na mas konting calories sa tanghali. At ang resulta, nakakatulong ito na pababain ang iyong timbang. Number 2. Nagpapabuti sa kalusugan ng mata. Ang pula sa itlog ay naglalaman ng lurian na nakakatulong na mabawasan ang panganib ng age-related macular degeneration at cataracts. Naglalaman din ito ng zeaxanthin na pinoprotektahan ka mula sa nakakapinsala mga sinag ng araw or sun's UV rays. Bukod dito,
Ayon sa Egg Nutrition Council, ang mga itlog ay maaaring protektahan ang iyong mga mata from retinal damage dahil naglalaman ang mga ito ng omega-3 fatty acids. Did you miss other important details? Oh yes! Ang mga itlog ay puno ng vitamin A na pinoprotektahan ang iyong cornea at zinc na nagpapabuti sa kalusugan ng iyong retina at makakatulong na makakita ng mabuti sa gabi. Number 3. Pinapanatiling malusog ang iyong mga buto. Isang pag-aaral ang isinagawa ng Department of Food and Technology sa Hanseo University na nagmumungkahi na ang mga pula sa itlog ay nagpapabuti sa bone metabolism at maiiwasan ang panganib ng osteoporosis. Gayon din, ang lahat ng mga itlog ay naglalaman ng vitamin D upang maprotektahan ang iyong mga buto, phosphorus upang mapanatiling malusog ang iyong mga buto, at calcium upang mapabuti ang density ng iyong mga buto. Number 4. Pinapalakas at pinalulusog ang muscles. Ang itlog ay naglalaman lamang ng 72 calories. Karamihan dito ay nasa form ng protein. Ang iyong katawan ay dapat magkaroon ng protein upang ayusin at mag-build ng muscle cells. Ang mga itlog ay perfect fuel for your muscles. Number 5. Pinipigilan ang kakulangan sa iron. Ano ang iron deficiency at ano ang ginagawa nito sa iyong katawan? Nangyayari ito kapag wala kang sapat na iron sa iyong katawan at mababa ang iron levels pati na rin ang red blood cells. Kinakailangan ang iron para makapag-produce ng hemoglobin, ang bahagi ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Paano mo mapapanatili ang tamang dami ng iron? Kumain ng mga itlog. Yes, they are sources of iron. Number 6. Tumuturong sa pagdevelop ng utak sa mga sanggol at fetus. Ang mga itlog ay hindi lamang mabuti para sa mga matatanda, kundi pati sa mga sanggol at kahit na sa mga fetus. Ang choline sa mga itlog ay kapaki-pakinabang para sa pagdevelop ng utak ng mga fetus. Ang pula sa itlog ay maaari ring makatulong na maiwasan ang birth defects sa panahon ng pagbubuntis. Ang vitamin B ay mahalaga para sa pagdevelop ng spinal cord at fetal nervous systems. Nakakatulong din ito na maiwasan ang breast cancer ayon sa isang pag-aaral. Kaya ang itlog ay century food para sa utak. Ngunit dapat nating masusing tingnan ang pagkain na ipinapartner natin sa mga itlog na may maraming unsaturated and trans fats. For example, eggs with ham, bacon, or hot dogs. Ito ang naobserbahan ng National Heart Foundation of Australia na inirekomenda nila na i-match ang mga itlog with a healthy option. Ngunit tandaan na hindi lahat ng mga itlog ay pare-pareho. Ayon sa Healthline, mayroong apat na uri ng mga itlog at ang kanilang nutritional contents ay magkakaiba. Ito ay depende kung paano pinalaki ang mga manok at kung ano ang pinapakain sa mga ito. Number 1. Conventional eggs. Ang mga manok ay pinapakain ng butil o grain, supplemented with vitamins and minerals, at ang mga itlog ay matatagpuan sa mga supermarket. Number 2. Organic eggs. Ang mga manok ay pinapakain ng organic feeds and were not treated with antibiotics and hormones. Number 3. Pastured eggs. Ang mga manok ay pinapakain ng mga bulate at kumakain din ng natural food tulad ng halaman at insekto. Number 4. Omega-3 enriched eggs. Basically, katulad din sila ng conventional eggs except na ang pagkain nila is mixed with flax seed as a source of omega-3. In ranking, ang pastured eggs ang pinaka-healthiest and more nutritious type of eggs. Pangalawa ang omega-3 enriched eggs. Pangatlo ang organic eggs at ang conventional eggs ay ang least healthy. Gayunpaman, kung hindi ka makakahanap ng alinman sa tatlong nauna, ang conventional eggs ay kabilang pa rin sa pinaka-healthiest and most nutritious food na maaari mong kainin. Paano mo lutuin ang iyong itlog? Ayon sa United States Department of Agriculture or USDA,
It's okay to poach, bake, scramble, hard-boil, and fry eggs. Siguraduhin din na ang pula sa itlog ay firm habang niluluto. How about the debate between white and brown eggs? Ano ang mas healthier? Ang totoo, ang brown at white eggs ay may parehong nutritional value ayon sa USDA na nag-debunk ng lahat ng naunang kwento hinggil sa bagay na ito. Now, pumunta na tayo sa malaking katanungan. Ano ang mangyayari kapag kumain ka ng tatlong itlog sa isang araw? Malinaw na ngayon na ang mga itlog ay mabuti para sa iyong kalusugan. Ngunit ilan ang maaari mong kainin sa isang araw? Ano ang standard or ideal number of eggs? Isiniwalat sa isang pag-aaral mula sa Department of Nutritional Sciences sa University of Connecticut na ang isang tao na kumukonsumo ng tatlong itlog sa isang araw ay maaaring makaranas ng mas higit na pagtaas ng good cholesterol at pagbaba ng bad cholesterol kaysa sa isang tao na kumakain ng same amount of egg substitute. That is so great! Sinasabi naman ng UK National Health Service na walang recommended limit, meaning eat all you can. Sa kabilang banda, iminumong kahi ng The American Journal of Clinical Nutrition ang maximum na 12 itlog bawat linggo. Nililimitahan naman ito ng National Heart Foundation of Australia na 6-7 itlog kada linggo. Ano man ang bilang, ang mensahe ay malinaw. Ang itlog ay ligtas at healthy kainin ayon sa ilang health authorities and institutions. Inaasahan namin na ang video na ito ay makakatulong sa iyo para magbigay linaw sa mga maling akala tungkol sa mga itlog. Do you know where we can find pastured eggs? Please be kind and share the info in the comments. Click the like button and share this video with your family and friends so that they will know the excellent facts about eggs. Don't forget to subscribe to Clever You.